For more on the Donaire-Vetyeka showdown, kasama natin ngayon ang veteranong boxing analyst na si Atty. Ed Tolentino. Finally, Atty. Ed, Tina, kasama na natin ang napaka-elusive na si Atty. Ed Tolentino. Thank you so much, Atty. Ed, for coming here to The Score. So, good evening, Anton, partner, Tina. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay, marami na tayong alam tungkol kay Nonito Donaire sa pamamagitan ng mga interviews, newspaper articles at iba pa. Pero itong makakalaban niya, si Simpiwe Vetyeka, ang kasalukuyang WBA featherweight champion. Sino ba siya? Ano ba ang estilo niya? At ano ang chance niya na manalo kontra sa ating kababayan na si Nonito? Well, si Vetyeka ay tubong South Africa. Siya ay 33 years old na, no? At siya ay nagbo-boxing since 2002. So halos 14 na taon na sa boxing si Vetyeka. Pero kailan lang siya talaga napansin sa boxing? December 2013 nang tinalo niya si Chris Jan ng Indonesia, who at the time had reigned as featherweight champion for 10 years, made 18 successful defenses. So nung tinalo niya itong si Chris Jan, Vetyeka went from the doghouse to the penthouse. Ganun bigla ang naging acceleration ng kanyang pangalan. Pero pag-uwi niya sa South Africa, napansin niya, wala pa rin masyado nakakakilala sa kanya. Hindi pa rin siya nakakatanggap ng malaking reward. So, hinamon niya ngayon si Nonito Donaire Jr. sa paniniwala na ito na ang susi para ako'y mapabilang sa mas mataas na tax bracket. Ang talunin ang The Filipino Flash, Nonito Donaire. So, here is a guy who is not only a champion, but a very hungry champion. He wants to be recognized as a superstar, and he wants the money to come in. You think this will be an advantage po against Donaire, o ito talaga ang maghihila sa kanya pababa? Kasi medyo matapang eh ang pag-challenge niya ngayon sa ating kababayan, ano? Oo, marami nga nabigla siya, parang naghamon kay Donaire. Pero nakikita natin dito yung intangible kasi, the heart of a champion. Ito ang pinaka-intangible weapon ng isang boksingero. You can measure his skill, the power, but there is no measuring the heart. At yan ang gustong ipakita ni Vetyeka. He comes from an impoverished family. Ano? Hanggang ngayon, wala pa rin siya, salat pa rin siya sa buhay kahit kampiyon na siya. So ito palagay ko ang magbibigay sa kanya ng extra motivation. Sapagkat nakikita niya dito kay Donaire, lotto ticket. Ito ang aking susi para maging kilala sa buong mundo. Pero sabi nga natin, madali hamunin si Donaire, pero mahirap talunin si Donaire. Ayun na nga. So what is special about Vetyeka po? Ito ba ay mabilis ba siya? Siya ba ay magaling dumepensa? Mahirap ba siya na patumbahin sa loob ng ring? O talagang mataas ang stamina? Kumbaga yung tolerance sa suntok ay hindi basta-basta. Well, ang kanyang record, 26 wins, 2 talo, 16 by knockouts. Pero hindi siya spectacular puncher. Makamay siya. He throws punches in bunches. He is a boxer counter puncher. Pwede siyang bumoxing-boxing, maganda ang kanyang left jab. Ang kanyang best weapon is an overhand right. So matindi ang dating ng kanyang overhand right. Okay. Kailangan pakaingatan ni Donaire. Pero meron din siyang mga loopholes. Okay. Yung kamay niya, lagi niyang ibinababa. He tends to drop his guard. So walang defense. Oo, medyo porous yung kanyang depensa. No? Plus, when he throws a left jab, minsan mabagal. Yung mga suntok niya, telegraph, pwede mong basahin. So you don't need Madam Auring to read his punches. Kita mo agad eh. Kasi maluwag, hinihilan niya palabas. Lalo na yung overhand right niya, hinihilan niya palabas. Pag hila niyang ganun, perfect yun sa left hook ni Nonito Donaire Jr. So kailangan lang kay Donaire, konting pasensyoso, combination punching, counter punching, step back, ito ang magiging susi para kay Donaire. Okay, lumipat naman tayo kay Nonito Atty. Ed. Sa kanyang huling laban, kontra Vic Darchinia, na fight which he won via TKO in the 9th round, umakyat siya ng timbang. He went up to the featherweight division. So itong laban niya against Vetyeka, ito pa lang yung pangalawang laban niya as a featherweight. Para sa'yo, na ganun pa rin ba ang estilo ni Nonito moving up from the lower division up to the featherweight? Or tingin mo may adjustment process pa? Alam mo, nagbago ang estilo ni Nonito nung siya ay nagdagdag ng timbang. Aminin natin, bumagal ng konti si Nonito with the extra weight. Second, the style has been different. Wala na yung left jab, wala na yung combination punching. Naging parang one-punch KO artist na lamang siya. Na ibang pag lumaban, parang away kalye at naghahanap na lamang ng malakas na suntok para matapos agad yung laban. Hindi ito yung Nonito
na nakita natin kay Fernando Montiel, a guy who was an Einstein with gloves, a genius with his combination punching. Ito parang barbarian eh. Yung nakita natin kay Darchinyan, he waited too long against Vic Darchinyan. He was trailing in that fight, although he was saying he had a bout with the flu before that fight. Ano? Pero even then, you knew Darchinyan, you already know his style. Hindi natin nakita yung vintage Donaire. Pero ito ang kanyang pinapangako sa kanyang pagbabalik kontra kay Vetyeka. Balik na ang tatay ko, si Nonito Donaire Senior. Siya na ang aking trainer ulit. Mas focus daw siya ngayon dahil pamilyado na siya. He wants to secure the future of his family. So ito ang nakikita natin, wala nang mental baggage si Nonito. So palagay ko, mas maganda ang magiging focus niya ngayon. So mas mataas palang inspiration niya ngayon dahil siya ay family man na, no? Kasi yung iba iniisip, baka mamaya mas iniisip niya na yung kapakanan niya sa loob ng ring dahil siya ay tatay na. Alam mo, malaking bagay na kapag ikaw nagbo-boxing ngayon, na ang premium mo ay hindi na pang party, kung hindi para sa pamilya mo. It drives you to really win, go for that prize money and that big victory. Mm-hmm. Okay, napag-usapan natin si Vetyeka, napag-usapan natin si Donaire. Ano sa tingin mo ang magiging takbo ng labang ito? Alam mo, ang labang ito will be about science. Don't expect a brawl. Kung ang inaasahan natin ay ang bakbakan ay magiging sintindi ng bakbakan dyan sa legal wife, yung laban ni Angel at ni Maha. Nanonood ka! At least in the early rounds, ano? Hindi ganun. Kasi parehong scientific boxer eh, ang dalawang ito eh. Pero ang tingin ko dito, yung power ni Donaire, the speed of Donaire will be the difference, the combination punching of Donaire. So, in the end, maaaring hindi kasing aksyon ng legal wife yung early rounds, but at the tail end of the fight, I think Donaire will be administering punishment steadily, and I think Vetyeka at the end will look like a mistress trying to hold on to a failed relationship. So, lumalabas, legal wife pa din. But I'm saying this, not because I'm pro-wife, pro-Donaire. Okay. Pro-Donaire. Thank you so much. You're always entertaining, Atty. Maraming salamat, partner. Thank you very much. Nakakatuwa naman.